Init na init na po ba kayo mga kaibigan dahil sa napakaalinsangang panahon ngayong extreme El Nino? Gusto niyo na ba magtampisaw sa napakalamig at napakalinaw na tubig ng Batis? At sa di kalayuan lang mula dun sa Batis ay may dagat kayong pwedeng puntahan. Kaya ano pang inaantay nyo? Sit back, relax, and enjoy! Grateful kami. Oh, definitely. Hindi naman ganun okay, ba? Okay, nag-court ko ah. Grateful kami. Pero, pogi ah. Ha, pogi naman ang court ko. Ay! Who let the dogs out? Who? Who? Who let the dogs out? Ay, hold him up. Nagsimula ka ba ng biyahe papunta dito sa lugar na to as early as 2:30 in the morning? Siyempre, para makaiwas sa sobrang heavy traffic during Holy Week. Kaya naman dito sa video na to, medyo pasikat pa ang araw pero nakalagpas na po kami ng Subic niyan. Medyo maluwag na ang biyahe. May mga ilan na lang kami nadaan ng traffic dahil sa ginagawang daan katulad dito sa may San Felipe. Ito na po kami. San Felipe. At least nakalagpas-lagpas na lang medyo. Ito kaya lang, ginagawa ata eh. Kaya traffic. Counterflow na sila. Ano ba naman yan? O, tapos sisingitan nyo kami dun sa dulo. Loko kayo ah. At bandang mga alas 7 po ng umaga, narating po namin ang bayan ng Butolan. Ngunit sa campsite po na pupuntahan namin, hindi po kayo makakaabot dito. Meron po kayong lilikuan agad. Meron lang po kami kailangan bilhin ditong gamot kasi nakalimutan namin dalhin. After 4 hours and 20 minutes, narating na rin namin ang Camp Kainumayan, Butolan, Zambales. Mula po dito sa entrance ng Camp Kainumayan, mapapansin nyo na agad ang napakaraming puno. Kaya naman tuwang-tuwa ang napakaselan kong skin. At pagpasok nyo naman dito sa entrance, makikita nyo ang information center nyo. Here na, the information center. Magkano yung ano po? Tank pitching, 500. Ano po, 350 per head nun. Tapos 500 po dun sa car. Parang 250 lang yung nasabi sa akin. Tama ba? Ayan yung pinaka-entrance po. Ah, okay. Ah, summer look na! Mac, magsiswimming tayo, hindi tayo magbabasketball. Katang! Look na Mac, Mac, summer na summer. Ano daw yung bonggambilya na yon? Ayan o. Oh. Ano yung Batis? Ah, ayun. Ayun, Batis nga. Ah, ito o. Oh, susundan nyo yan. Ah, ito siguro yung sinasabi nila kan. Pwede mag-call ka. Pagpasok niyo po dito sa tree line na yan, dire-diretso lang po at pagdating sa may dulo, kakanan at yan na po yung Batis. Kung titingnan naman po natin sa aerial view, ito po yung arko na daanan namin kanina, banda rito yung entrance po at papunta po dito yung sa Batis. Pangalawang beses na po namin nakapunta dito sa may Camp Kainumayan. Pero nung unang punta po namin, hindi po kami nakapag-camp at hindi rin po kami nakapunta dito sa may Batis. Kaya po kami nagpunta sa Camp Kainumayan nung una ay nagpa-tour po kami sa kanila gamit ang kanilang mga 4x4. Nagpunta po kami sa mga bundok na malapit sa kanilang campsite, gayon din ang magagandang falls na nandun sa mga bundok na yun. Ngunit, napakadami pong bundok ang aming inakyat at ito po ang mga pictures namin at mga videos. Sa video pong ito, pagpasensyahan nyo na at hindi pa po uso ang GoPro nito kaya masyado pang magalaw.
ito na po yung paakyat ng bundok na kaya ng 4x4. After po ng 4x4 ride, dito po kami nagpahinga ng konti para naman mag-ready sa mga bundok na aming aakyatin. At ito naman po yung mga trail na nilakad namin papunta dun sa napakagandang Tukal-Tukal Falls. Hindi po biro ang mga nilakad po namin at inakyat dito. Pero pagdating po namin dun sa lugar ay napakagandang tatlong hagdan na falls. May mga ilang pong dahilan kami bakit namin pinili ang Camp Kainumayan na puntahan, lalong-lalo na po sa napakainit na summer natin ngayon dito. Una po ay yung kanilang napakalamig at napakalinaw na tubig. Pangalawa po, sa dami po ng tinignan namin ng mga campsite, halos yung ilog nila ay mabababaw na dahil nga po summer na summer. Pero ito pong Camp Kainumayan, yung batis po nila dito ay tuloy-tuloy po ang tubig. Bakit po kaya ganun? Nung una po, nagdadalawang isip kami pumunta dito. Ilang beses pa po namin tinanong yung admin nila kung may tubig pa pong umaagos sa kanilang ilog. Pero ilang beses din po kami nilang sinagot na hindi po masyadong nagbabago ang level ng tubig dito. Kaya po nakakapagtaka na sa ibang mga lugar eh halos sa wala ng mga tubig at halos natutuyo na. Pero dito sa may Camp Kainumayan, eh dire-diretso pa rin po ang tubig ng kanilang batis dito. Isa po sa mga dahilan ay itong katabi nilang ilog, ang Bukaw River. Kung titingnan po natin sa aerial view, ang Bukaw River po ay isa sa malalapad at malalaking ilog po dito sa may Butolan. At kung mapapansin nyo po, ang dami pong bundok na nakapaligid sa kanya. Kung hindi po ako nagkakamali, isa po ito sa mga dinaanan ng mga lahar nung pumutok ang Mount Pinatubo. Kaya po mapapansin nyo dyan sa river na yan, marami pa pong lahar dyan. At diretso po ang tubig na yan sa West Philippine Sea. At kaya naman po nagkakaroon ng tuloy-tuloy na tubig dito sa may batis ng Camp Kainumayan. Meron po atang inlet ng tubig sa banda rito. Ayan mga kasama namin, no? Taga dito yan sa Butolan. Mga co-teachers ni Joseph. Suman, mangga. Thank you po. Pagdating po ng aming kaibigan na taga dito po sa Butolan, hindi na po kami nagpatumpik-tumpik pa at nagsimula na ang kasiyahan. Konting salo-salo lang naman po. Kaso meron pong nangungulit sa amin sa ilalim ng mesa, isa pong dinosaur. Kumukuha ng ano? Ay sorry, putol na yung ulo. Kainom. Inom tayo. Kainumayan. Anong innovation mo? Tulang yan. Ayos yan. Haba ng tali ni Kurt eh, oh. Ang request. Hak! So, sobrang tuwa ko po dito sa lugar na to. Lahat po ng pwedeng pwestuhan, pinestuhan namin. One time lang to, ah. Tinidor? Wala ba kayong tinidor dyan? Pero ang dahilan po niyan, iniilagan lang po namin yung araw. At dito po, na-discover namin na may extra talent din po palang ang dinosaur namin. Natuto po siyang sumisid at kukunin niya po yung mga bato sa ilalim. Ha
baboy nyo hindi na malutong. Laki-laki ng buto. Marunong na sumisid si Kerta. Dati hindi niya nabababa yung ulo niya doon sa ilalim ng tubig eh. Ngayon lang niya binaba yung ulo niya. Sa amo. Isang lanas binibigay sa akin. Dami namang gib, no? Wait. Gustong gusto ni Kurt ng sanga. Kahit anong sanga, tataloy niyan. Go! Galim na dun. Atak! Sige! Atak! Go! Go! Nagsimula po kami maligo sa may batis niya ng mga bandang alas 10 na umaga. Ngunit sa sobrang saya namin, nakakalimutan ko naman po maglagay ng sunblock. Kaya naman, sunog ang balat ko rito. Say daddy, come on. Hindi na rin namin napansin ang oras, kaya naman nakalimutan na rin namin mananghalian. Forget it, Kit! Kit, oh, there's a button, Kit! Lakad tayo doon, Kurt. May nakita akong magandang camping spot. Pag diniretso nyo to, from where we are camped, tapos kaliwa, meron doon isang spot na maayos, naayos talaga nila. Mukhang pwede mag-car camping doon eh. Kurt, ano? Are you tired na? Kanina pa siya naglalakad eh. Now, siya ba dito, Kurt? Kurt? You like it here? Kurt? Wait lang, Kurt. Diretso pa tayo. Running stream siya 24/7. Sa paglalakad ni Mrs. dito sa part na to, may napansin akong mas magandang spot ata na bagay na bagay sa car camping. Yan po yung kinalalagyan ng puting kotseng yun sa kanan. Mas maganda po ata itong spot na to. Next time, yan ang babalikan namin pwesto. Carry naman. Mga 1 minute lang naman ang lakad. Dito, sa kaliwa. Ayan. Okay. May CR dito. Pwede mag-camping. Pwede mag-gather dito. Pasensya na kayo. Baka medyo magulo ang video at naglalakad tayo. So, diretso lang. Yan yung mga bonggambilya kahapon. Inaano natin. Tapos dito sa kaliwa, ito.
car camping spot. May camping spot. Pwede naman kahit saan mag-car camping. Basta wag lang daw tatabi sa mga nipahat. Kasi pag may mga nagre-rent ng nipahat, diba? So, ito isang malaking spot dito. Pero, mas maganda rito kasi mapuno. Ayan, o. May CR din dyan. Malinis na CR nakita ko kanina. Siguro dahil walang gumamit kahapon. Lagi naman sila naglilinis dito. Nilera talaga nila yung mga puno. Diba? Ayan, pasok tayo, pasok. O, dito, o. Pwede mag-camping dito, eh. Huwag walang naka-camping kasi. Baka walang car campers ngayon dito. There's a nice cat. Ayan sila, o. Naka-camping sila dito. Kung sakali naman po magsawa kayo sa Batis, meron po silang swimming pool na malapit lang din po dun sa may Batis. CR Court? CR... Ay! No! Medyo madumi. Pero pwede na. Madumi as in yung may gumamit. Kasi may mga sand siya. Kaya lang, dun sa saan kami nakakamp... Kurt, no! Dun saan kami nakakamp, hindi maayos yung CR. Kaya, punta kami dun sa CR na malapit sa pool. Meron ding CR na malapit sa pool kasi. Kasi may playground dito. Bago naman matapos ang araw, may nakilalang female golden retriever si Kurt. Maggie! Di pa ito na ano eh. Ito rin po, virgin pa po. Virgin pa po. Pwede bang ipakita namin sa Kurt? Maggie! Ano ka mag-aasawa na? Masungit ka! Pero masaya siya, wala yung pinag- Kaya naman, bigo na naman ang aming dinosaur. Sa paglubog ng araw, hindi ibig sabihin na tatapos din ang kasiyahan namin. Antayin nyo, sa susunod na araw, meron pa kaming pupuntahan na dagat na malapit lang dito. Kinabukasan, pagkatapos namin sa camp Kainumayan, pumunta muna kami dito sa bahay ng aming kaibigan. Ito ay para magpahinga ng konti at antayin na lumamig ang panahon dahil sobrang init nung time na yan. Sobrang alinsangan talaga ng mga panahon na yan. Feeling namin nasa mga 45 degrees yan. Pero yung susunod na mangyari, hindi namin naasahan. Sarap! Biglang lumakas sa wala. Oh! Wala ka sarap. Wala ka. Wala no? Summer na summer. Uulan. Pag-init talaga, ganyan eh. Kurt! Nabawasan ng ano. At dahil nabasa na rin kami at lumamig na ang panahon, pagkatapos nitong ulan na to, dumiretso na kami sa may beach. Sambali Farm. Beach Farm. So, libre kami dito. May parang pathwalk lang papuntang beach. Kaya lang hindi kaso yung sakyan. Pero may sakyan dun. Ah, dito siguro dumaan yan. May sakyan dun eh. Yun, may sakyan dun. Ako na. Ikaw na mag-camera. It's okay. Come on, it's okay. Mabait naman to. Ayun, pumunta na sa kabila. Ayun, doon siya dumaan. Ang galing. Ayun, okay lang. Eh, nilalakaran natin papuntang beach na to, no, Mac?
Maalog. Dapat yung GoPro na eh. Maalog to eh. Another destination. Beach. Beach. Ayan o. Ah, libre lang po kami dito. Hala, nag-moment na. Teka, may dala akong plastic. So, mula po dun sa pinanggalingan namin, Camp Kainumayan, dito lang po ang distansya noong beach na yan. Diyan kami dumaan sa highway na yan. Tapos, dito po kami lumiko. Kakaliwa po kayo sa kantong yan. Yan. Tapos, yun na po, beach na po yan. Wala pong bayad yung beach na yan. Ngunit, hindi po makakapasok yung mga sasakyan. Kailangan nyo pong maghanap ng mga parking dun sa mga kalye nila. Kaya lang, masisikip din po yung mga kalye nila. At nakikita nyo po, may ilog din pong katabi yan. Ito po yung aerial view nyo. No? Ngunit, sa aking pagpapalipad ng drone, meron na naman nangyaring hindi maganda. Sa sobrang ganda ng view, naaliw ako at nakakalimutan kong tingnan yung kanyang battery. Yung battery mismo ng drone. Meron namang warning na lumabas dun sa screen. Kaya lang, nung nakita ko na lowbat na pala yung mismong battery ng drone, eh nataranta na ako. At eto na, naganap na mismo ng lalandingan yung aming drone. Kaya naman, paglanding ng drone namin, tinandaan ko na kung saan siya huminto. At yung bahay na yun ang tinandaan ko. At pinagtanong-tanong ko dun sa mga local dun. Mabuti na lamang po at may nakakita ng drone at itinuro naman sa amin ito. Hala, pupuntahan niya si Raymond! Dahil nakakita naman ng tubig si Kurt, ang aming dinosaur, ayan na. Hindi na siya napigilan. Ang ibang mga fur parents po, dinosaur din po ang tawag sa kanilang mga fur babies. Dahil po, yung mga yan, pag na-board sa bahay, kung ano-ano po ang sinisira niyan, inangat-ngat po. Pero sa totoo lang, si Kurt po ay napakabait na alaga po namin yan. Wala pong sinirang chinelas yan, or sapatos, or kahit na anong furniture sa bahay namin. Kaya, tuwan-tuwa po kami sa alaga namin yan. At katulad niyan, ang isang talent niyan, tingnan niyo po, ang galing-galing po niyang lumangoy. Sa lahat po ng mga fur parents out there, respeto po sa inyong lahat. Hindi po talaga biro ang mag-alaga at magpalaki ng mga fur babies natin. Alam natin ang hirap at tiyaga na ginagawa natin, kaya po, respeto po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakasama namin sa adventure namin ito, lalong-lalo na po sa mga kaibigan namin sa Botolan, maraming maraming salamat po. Sa mga subscribers po namin na nanonood mula po nung simula pa lang, naku po, grabe po kayo. Maraming maraming salamat po. Gayun din po sa mga bagong subscribers namin, nawa po ay magpatuloy po kayo sa suporta at pagtangkilik sa aming mga videos. Sisiguraduhin po namin na sa mga darating pang mga videos ay gagandahan pa po namin ang mga ito. Kaya po, maraming salamat. Mac, kala ko pagod na yan. Kala ko pagod na. Ano, you like it? Kala mo, hindi na tayo mag-beach na. No?